Para dun sa mga nagtatanong po kung paano daw mag-umpisa bilang agent ng isang property para kumita rin sila gaya ng ginagawa ko. So madali lang naman po yun. Unang-una, kung wala po kayong lisensya bilang bilang isang broker, maganda na magpa-under kayo sa isang licensed broker. Katulad po ako, meron mga licensed broker na under nila ako. So, hindi ako nahirapan tungkol doon. Kaya lang kasi pagka licensed broker ka, 5% yon. Pero kung hindi ka licensed broker, 3% lang naman po yun. Tapos, pangalawa, pwedeng meron kayong kakilala na gustong ibenta yung lupa. Halimbawa, yung kapitbahay nyo, gusto niya ibenta yung lupa niya. Pwede nyo i-offer na pwede bang ako yung magbenta ng property mo. So, pag pumayag po siya, picturean nyo yan, videohan nyo yan, kuhanin nyo yung lahat ng details, i-post nyo po sa Facebook. Kapag na-post nyo yan at merong buyer na gusto tingnan yan, so, ipakita nyo po yung property. Kasi mas magandang makita nilang personal yung property at makausap nila yung seller para po magkaroon sila ng tawaran kapag ka nagustuhan po ni buyer yung property na inaalok nyo. So, pangatlo, pwede po kayo na... Halimbawa, ako meron akong pinos na property. Tapos gusto nyong mag-agent. So, pwede nyo sabihin dun, i-message nyo yung tao. Sabihin nyo na, ma'am or sir, pwede ba na i-agent ko yung property na inaalok mo? Kapag pumayag po siya, kuhanin nyo yung mga pictures na meron siya. Hingin nyo sa kanya yon. Sabihin nyo, pahingi ng details, pahingi ng mga pictures. Tapos, i-post nyo po sa FB account nyo. Kasi kapag pinost o shinare nyo yung post ng tao na yon, ang kukontakin ng buyer, yung tao na naglagay ng post, hindi kayo. Pero kung kayo ang nag-post at hiningi nyo lang sa kanila yung mga pictures, mga details at kayo yung nag-post, kayo automatic ang kukontakin. Pero hindi nyo pwedeng i-bypass yung nagbigay ng permiso sa inyo na i-post yung property na nakapost sa kanya. So, mangyayari kapag po, halimbawa may buyer na kayo na gusto tingnan yung property, kontakin nyo yung tao na hiningan nyo ng permisong i-post para isasama niya kayo doon sa property na binebenta niya. So, mahalaga kasi na hindi nyo siya iba-bypass kung sino man yung tao na hiningan nyo ng permiso na i-post yung property niya. So, pang-apat, pwede tayo lumapit sa mga developer. Halimbawa, may nakita tayo merong developer dito sa area na malapit sa atin. Pwede tayong pumunta dun sa kanila. Tanong natin, may hiring ba kayo? Pwede ba kami na mag-apply bilang agent po sa inyo? So, yun. So, sure naman, napapayagan nila kayo. Kasi gusto ng mga developer na mas marami yung agent para mas marami yung magkakalat ng chismis na meron silang binibentang property na ganito kaganda o ganito kamura. So, yan po yung apat na pwede nyong gawin sa pag-uumpisa bilang agent ng isang property. Magpa-under kayo sa isang broker. Pangalawa, yung mga kakilala nyo na gustong i-benta yung property. Pangatlo, lumapit kayo sa mga may post ng property. At yung pang-apat, lapitan nyo yung may mga pre-selling o yung mga developer. So, yan po yung pwede nyo magawa sa pag-uumpisa ng pag-i-agent ng lupa. So, sana may mabenta po kayo palagi.